what's up mga ka-idol? This is Chris Castor from Kent Castor Vlogs. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung lag sa mga common games like Mobile Legends, Dota 2, LOL, and kahit anong mga games na gusto nyo laruin. Bio 4 4YD nga. So, without further ado, simulan na natin. Saan nga ba nang gagaling yung lag? Number 1, sa mobile phone. For example, kasi lahat ng laro na nilalaro natin ay may minimum requirements na hinihingi yung laro. For example, Mobile Legends, ano? For example, 2GB RAM yung hinihingi niya, tapos yung cellphone mo, 1GB RAM lang. So, dun pa lang, matik, maglalag ka na. Pwede nyo type sa Google kung ano ba yung minimum requirements ng laro na yun. For example, minimum requirements of Mobile Legends. Type nyo lang, lalabas na yun, okay? Number 2, internet. Kapag maintenance, syempre walang internet, maglalag ka talaga. Or, kasi dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang klase ng linya ng internet. Number 1 is residential line. Yeah, so, dito sa bahay, residential line lang, syempre mas mura yon compare sa business line. Ano? A problema sa business line, pag peak hours, for example, tuwing alas 7 ng gabi, kunwari, magkakapit bahay kami dito, 5 na nakakonverge. So sa isang poste, hati-hati kami dyan sa isang IP address. Magkakameron ng congestion. For example, pasimplihin natin. Sa isang kalsada, meron 5 sasakyan na nagsabay-sabay. So magkakameron ng traffic. So ganun kasimple. So kung gusto mo naman ng business line, walang lag doon anytime kasi solo mo yung daan. Meron tayong dalawang klase ng internet speed. Meron tayong download speed at upload speed. Speed test tayo. Type nyo lang sa Google, speed test, lalabas na yan. Ito, yung nauna lagi is download speed. Ano? Then yung padalwa, yung upload speed. Explain ko sa inyo kung bakit importante yung dalawang yan. Ano? So, yan yung speed. Saan nga ba ginagamit yung download speed? Sa watching videos, Facebook, Netflix. Pagbagsak yung download speed mo, buffering yung ano, YouTube, Facebook, or mga videos sa Netflix. Basically, pag nanonood ka ng videos, yung ginagamit niya sa speed is yung download speed. Then yung upload speed naman, saan ba ginagamit? Sa TikTok. Pag na-upload ng TikTok, ang importante dyan, mabilis yung pag-upload ng video sa TikTok pag mabilis yung upload speed. YouTube, nag-upload, Facebook, or pag nag-live stream, yeah, may Facebook Live, YouTube Live, or sa Gaming Man, okay? Sa Twitch, yan, Facebook and YouTube. So yan, for example, naglalaro ka, tapos may nag-upload ng TikTok video, no? So, matik maglalag ka kasi lahat ng upload speed mo kakainin nung pag-upload. So, alam nyo na, pag may nag-upload na kapatid nyo sa bahay, maglalag talaga kayo. No? Tapos, pag meron din kayong kapatid na nanonood ng YouTube, naglag kayo, malamang yun din yung dahilan. Napaka-importante ng dalawang yan, upload speed at download speed. Pagka isa dyan ay bagsak, malamang maglalag kayo. For example, mobile phone, okay naman. Internet, okay naman. Pero lag pa din, malamang dahil sa game server. Pwede rin congested. So, sa buong mundo, sabay-sabay, maraming naglalaro, hindi kinaya ng game server. Maaaring mag-lag. O pag may update sa isang laro, maaaring mag-lag kayo. Ano? So, kung for example, mobile phone, internet, game server, okay, pero lag pa din kayo, malamang, ito na yung solusyon sa problema nyo. No? Kasi every modem ng internet natin ay merong firewall na tinatawag. Para saan ba yung firewall? Yung firewall security siya na ginagamit para maiwasan yung pagkuha ng credentials natin. Meron tayong tinatawag na trusted port list or port number. Okay. Diyan napapasok yung port forwarding. Basically, ibig sabihin, ia-allow natin yung isang game, ia-allow natin sa modem yung port list na yon para hindi magkameron ng conflict. Yan, port forwarding. Ano? May laro ako na nilalaro na okay siya sa lahat ng laro maliban sa isang laro na to, yung Summoner's War. So, trinay ko tong port forwarding, inalam ko yung port number nung laro na yun, then nilagay ko sa modem, sa settings. So, simula noon, nag-okay na. Tuturo ko sa inyo kung paano. Step 1 is kailangan is i-download nyo tong application na to. Port Forward Network Utilities. So i-search nyo lang yan sa Google. Port Forward Utilities. Okay. So libre lang yan.
So kailangan step 1 gawin mong static yung IP address mo kasi hihingin yan doon sa settings ng modem mo. So kapag na-download yan, na-install mo, nandito, lalabas na yan sa desktop mo. Then pagka-open mo, ito na yung lalabas. Then i-click mo to static IP address, then ito na yung lalabas. So yan, basically, default, by default, naka-dynamic pa yung IP address natin sa computer. So anyway guys, pwede rin sa cellphone mag-static IP, no? Ituturo ko din sa inyo kung paano. So ito, sa PC to, no? So yan, isang click lang magiging static na yung IP address natin. Ang kailangan mo lang gawin is click yung make it static. Then guys, eto lang ah. Kung ano lang yung sasabihin ko, yun lang yung gagawin nyo. Huwag na kayong mag-iimbento, huwag na kayong itetest, i-click yung iba. Kasi napakasela nito. So, don't try this at home. De, joke lang. Kung ano lang yung sinasabi ko, yun lang gawin nyo. Then, apply. Pagka-apply, lalabas tong warning. Yan. Apply changes. So, hintayin nyo lang. Press any key to continue. Press any key to continue. Plus anything to continue ulit. So yan, makikita nyo, this IP address is currently static. So meron na tayong static IP kung tawagin. So ganito guys, ganito mag-set ng IP, static IP sa cellphone, ano? Settings natin yung settings, then network and internet, and wifi, di ba? Nakikita nyo dyan, tapos click nyo yung settings. Yung pagka-click nyo ng settings, click nyo yung edit. So yan, pagka-click nyo ng edit, click nyo naman tong advanced options, itong arrow sa loob. So yan, lalabas. Ito yung lalabas, then IP settings, yan. Ay. Pag nakita nyo yung DHCP, okay. Click nyo yan, static. So, eto. So, ang ilalagay nyo dyan is ito. So, ayon sa na-search ko, pwede kayo mag-set ng IP. Ito. Pwede nyo ito ilagay. Maalin dyan sa 192.168.0.0. Yan, pwede yan. Hanggang 192.168.255.255. So for example natin itong 192.168.0.0. Okay? Copy natin. Settings ulit tayo. So yung settings natin kanina. So yan, IP address. Paste natin. Dito naman, gateway, gagayahin nyo lang kung anong nandyan. Pneumatic, may nalabas na dyan eh. Nakablanko yan, pero makikita nyo dyan yung may automatic nalabas na dyan. Kasi nalagyan ko na kanina eh. Ginaya ko lang kung ano yung lumabas dyan. Then save. Ayan, connected. So yung ilalagay nyo doon sa IP sa modem, sa settings, is yung ginawa mong static IP dito sa cellphone mo. So ganun lang. So meron na tayong static IP, no? Then padalawa, kailangan alam din natin mag-log in doon sa modem nyo. For example, yung internet ko, Converge, tapos yung modem ko, Cisco, di ba? Pwede nyo i-set yung
Makikita nyo naman yan sa modem kung anong model eh. Search nyo sa Google, how to log in Cisco DPC3825. Nasaan na yan? Nasa modem yan. O kaya default username password, tapos ilagay nyo yung model ng router nyo. Okay, then sa cellphone pwede din to. Ay, enter natin yung username password ko. So kung hindi nyo talaga alam, wala kang idea kung paano to, itanong nyo sa customer service, kunwari, sa Globe, sa Converge, o sa PLDT man. Ayan. Then kapag nakapag-login ka na, kailangan pumunta kayo doon sa applications and gaming. Then, click nitong port range forwarding. For example, gusto ko nga i-port forward yung Tekken 7, ano? Type lang natin, port forward Tekken 7. Okay, enter. So may makikita kayo dyan na number na may TCP and UDP. Okay. Itong number na tong ilalagay mo doon sa modem mo. So yan, yung TCP, dito yan ilalagay. Ito, protocol. Yan, makikita nyo dyan UDP at TCP na. So yan, yung una na list is, di ba, Tekken 7 is Steam. Kasi pang PC yan. TCP, then ito yung number. 27015. Pag may dash, 27015-27030. Pag may dash, ganito ang gagawin nyo. Una, ilalagay nyo itong 27015. Okay. Dito, sa start. So, ito yan, 27015. Okay. 27015, ano yung kasunod? 27030. So yan, 27030. So ito yan, 27030. Tapos yung IP address naman, ilalagay natin siya dito. Yung ginawa natin yung static IP dito, yung lumabas dito sa IP address, yan yung ilalagay natin sa IP address, doon sa settings ng modem. Okay. Then dito naman sa start port, ganun din, kakopyahin mo lang dito. Start port, copy. Control C, yung ginagamit ko sa keyboard. Ano? Control C. Control V, para sa paste. Gagayain nyo lang yan. Then TCP, since TCP yung nakalagay dito, ito. Then, check-checkan natin. Yan. Check natin yan, okay. So, ano pa yung kasunod? Yan. I-enter nyo lang din yan doon sa ibang ito. Ano ba yan? 27036. So, yan yan. Then, ayusin din natin yung IP. Ilalagay, kung ano lang yung nasa list, yun yung ilalagay nyo. So, ibig sabihin kasi ng dash na yan, itong minus, okay. Babasahin natin ganito, tama pagbasa dyan. 27015 up to, ibig sabihin yung minus up to 2703. Yun yung port range kung tawagin. So, pagka-enter nyo dyan, yun na. TCP din, di ba? Tapos check. TCP, then check. Then, ito naman sa UDP, ito guys, pag apat na number lang, for example, 4380, di ba, nakikita nyo yun, tapos may comma. Ibig sabihin yan, lahat ng ilalagay mo dito sa settings ng modem, simula dito sa start port at end port dito sa external, yan lang yung ilalagay nyo hanggang dulo. 4380, tapos yung IP address, okay. Yung IP address na lumabas dito, yun din.
IP address, copy paste nyo lang yan. Hanggang dito, 4380 din, 4380. So, madalit salita, guys. Pag may kama, ibig sabihin, lahat yan, 4380 lang. Tapos, pag may minus naman, katulad nung sa kanya, 27000, di ba? 27000 up to 27031. Di ba? 27301. Yan. 27031. Tapos, IP address, ganun ulit. Tapos, copy-paste lang din, 2700 dito. Copy-paste nyo lang din ito, pupunta dito. Then, UDP. Then, check-checkan natin yung dito. Okay, pag naka-blue yan, ibig sabihin naka-check. Okay, ganun lang yung pag-enter, guys, ng port range. Manually yan. So, tuturuan ko din kayo ng simple pero risky. Explain ko sa inyo mamaya. So basically, ito, di ako naglalagay dito sa pang-apat at saka dito eh. Kasi, nagla-blanco. So, para mag-save siya, lalagyan ko na lang ulit ng 0, okay? Di ako naglalagay dyan kasi hindi nagsisave. So, kung yung pagkatulad tayo ng modem at ganito yung nangyayari sa inyo, nagla-blanco to lagi at saka ito. Lalagyan nyo lang yan ng 0 para mag-save. So, try natin save. Iusin ko lang yung mga IP address naman. Gagawin ko pare-pare. Save settings. So, yan. Nag-save. So, okay na yon. So, ngayon, kung gusto nyo naman ng madaling way, okay, pero risky, ibig sabihin, ito, pag itong DMCA na to, or DMC, pag in-enable nyo to, lahat ng papasok, ibig sabihin, pwede kayong ma-attack dito ng hacker or mga hacker. Yun. So, pwede kayong ma-attack ng hacker pag in-enable nyo to. Pero wala na kayong i-enter na manual na mga number. Pero, risky. So, do it on your own risk kung gagawin nyo ito. So, enter nyo lang dito is IP address nyo ulit na nakuha nyo dito. Okay. So, yan. Copy. Then, paste nyo sa dito. Then, save. So, hindi nyo na kailangan mag-manual ng enter doon sa port range forwarding. So, yan. Disable natin. So, ako kasi manual ako. Nag-e-enter dito ng number para save. Ano? Meron na akong port forward list eh. Ilalagay ko na lang sa description, ano. So, meron din yung Mobile Legends. Enter nyo lang din siya dito. Kung TCP ba siya o UDP. Ganun lang din. Basta pag may kama, single yon. Hindi port, hindi yun range. So, lahat lang yan. Then yun. So, yun yung port forwarding. So, kung may mga katanungan kayo, pwede nyong i-comment dito sa baba ng video na to. Kung meron kayo naguguluhan sa mga in-explain ko, comment nyo lang. So again, this is Quiz Castor from Kenneth Castor Vlogs. Maraming salamat at God bless.